Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at taga-subaybay na sina Ferte Arwin John M. at si Arthur Padagdag, at ang kanilang request ay tungkol sa Armed Forces of the Philippine Reserves Command. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa tanong ni Arthur Padagdag at ni Ferte Arwin John M. tungkol sa Armed Forces of the Philippine Reserve Command, ngayon ang talakayan natin ay ang Philippine Army Reserve Command. Ang Reserve Command o tinatawag na RISCOM na sa wikang Tagalog ay pangasiwaan ng nakalaang kawal sa hukbong katihan ng Pilipinas na sa salitang Ilocano, Kapampangan, Bisaya at Bicolano, maawa naman kayo, huwag nyo nang ipatranslate. Ang Reserve Command o RISCOM ay ang pinakamalaking support command ng Philippine Army. Ito'y nilikha sa pangunahing dahilan na ito'y reserve o nakalaang pwersa at management and organization and a government arsenal procurement. Noong 1935, ang Philippine Commonwealth sa ilalim ng pamumuno ni President Manuel L. Quezon ay nagpapasa ng batas, at ito ang kauna-unahang batas na nilikha sa ilalim ng Legislature of Commonwealth Government, at ito'y tinatawag na Commonwealth Act No. 1, at ito'y pagtitiyak na ang Pilipinas ay naging handa sa anumang paglulusob o invasion na nagmula sa ibang bansa. Ang batas ay nanawagan sa lahat ng Filipino citizen na magbigay ng suporta o manpower para tutulong sa Philippine Army. At noong 1940, sa panahon ng World War II, ang reserve ay walang takot na nakipagbakbakan laban sa mga Hapon, at minsan nauna pa sila kaysa mga regular na Philippine Army. Noong kasing World War II laban sa mga Hapon, maraming grupo na lumalaban sa mga Hapon, mayroong guerrilla fighter, kasama na nito ang Army Reserve Force, at may tinatawag pa na The Hunters ROTC. Dating ng 1986, na kung saan nagkaroon ng EDSA Revolution at napatalsik si President Marcos, ang Reserve Command ng Philippine Army ay pinatigil or deactivate sa panahon ng Korea Administration. Pero pagdating ng May 12, 1992, sa panahon ni President Fidel Ramos, ang Reserve Command ng Philippine Army ay inactivate uli sa ilalim ng RA 7077. At hindi lang kalakihan, kasama na ang mga kababaihan na naging member din ng Armed Forces of the Philippine Reserves Command. At sa kasulukuyan, mayroong siyam na mga commission officer na mga kababaihan sa ilalim ng Philippine Army Reserves Command. At isa na dito si Vice President at Colonel Zara Duterte Carpio. Ang training ay ang malaking gagawin ng Army Reserves Command na pangunahing kamay ng mga university at mga colleges based Department Military Science Tactics Administer Mandatory Basics and Optional Advanced Training. Ito ang tinatawag na ROTC. Ang ROTC ay may isang component na kinakailangan ng paaralan o mga kolehiyo, at kailangan na matapos ito ng mga estudyante para sila ay makagraduate sa college. Kailangan ding dadaan muna sila sa tinatawag na National Training Program. Pero ang ROTC sa kasalukuyan ay naging voluntary lamang in nature. Pero yung gustong papasok sa Advanced ROTC Cadet ay binigyan din ng kaunting allowance, at mayroon din tinatawag na BCMT or Basic Citizens Military Training. Ito ay military training na isinagawa ng Philippine Army sa Army Reserves Command. Ito ay entry-level training course na gagawin sa mga Pilipino na nais pumasok sa Philippine Army Reserves Command. Ang BCMT instruction ay sinagawa ng mga military instructor mula sa regular at reserve forces, at ito'y ginagawa sa loob ng Philippine Army training camps, at mayroong tatlo na kategories ang reserves unit ng Philippine Army. Ang unang kategory ay kailangang evil-bodied, or ibig sabihin malulusog ang pangangatawan, hindi pwedeng hikain, at least 18 years old up to 35 years old.
At ang pangalawang kategore ay ganun pa rin able-bodied, na ibig sabihin malulusog ang pangatawan. Kaya hindi pwede dito yung laging puyat, nagmamadyong at panay inom ng beer at red horse, kaya lumalaki ang tiyan. Ang requirement ng second category ay kailangan na sa edad 36 years old pataas hanggang 51 years old. At ang pangatlong kategory ay able-bodied pa rin, kahit malalaking bilbil na at nasa 50 years old pataas, mukhang marami na itong arthritis eh. Sinadya talaga na ganito ang requirements ng mga reserve personnel para laging maliksi at alerto kung may order man na kailangan na i-deploy ang mga ito. Ang gustong pumasok sa Armed Forces of the Philippine Reserves Command kasama na ang Philippine Army ay kailangang natural-born Filipino citizens at may height na 5 feet at kailangang nakatapos ng 72 units sa college. At para naman sa high school graduate, pwede rin namang papasok basta mayroon kang technical skill na magagamit sa Armed Forces of the Philippines. At ang sahod naman ng mga reservists, ito ay base sa 2021, ay mayroon silang 375,000 piso. Annually ito, ibig sabihin taon-taon. Or kung i-divide natin sa 12, mayroon silang 31,000 monthly salary. Malaki rin pala. Mas lalo na ang mga officers sa reserves kuman dahil ang iba ay nagsisweldo ng mahigit sa 791,000 annually. Halos kapareho lang ang sweldo ng regular army at mga enlisted reservists. Ang Armed Forces Reserves Command ay mayroon ding specialization training gaya ng tinatawag na SFO, Special Forces Orientation Training, at mayroong Exclusive Ordnance Reconnaissance Agent Course, at mayroong pang Combat Divers Course, ito yung gumagamit ng scuba, at mayroong Civil Military Orientation Course, at mayroong pang K3 Handling Course, ito yung nagtitraining ng mga aso, at mayroong pang VIP Protection Course, at mayroong Scout Ranger Course, at mayroong pang Field Artillery Course, at mayroon pang Air to Ground Operation System Orientation Course, at mayroon pang Search and Rescue Training Course, at marami pang iba. Ang Philippine Army ay mayroong 100,000 na mga regular forces at 100,000 din na mga reservist force. Kung magkaroon man ng gira o atatakihin tayo o lulusubin tayo ng ibang bansa, ang pwersa ng Philippine Army ay kulang pa. Pero ang mga sibilyan, mga bata man o matanda, kahit may hika ay handang makipaglaban sa pangalan ng demokrasya, pamilya at religion. Kahit walang sweldo, at ang armas ay kahit batuta lamang at itak, ganun ang mga Pilipino mula pa noong sinasakop tayo ng mga Kastila. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni John Suaheb, ni Raymond Abilgas, ni Ender Joren, ni Mary Joy Ondoy, ni Mark Justin Tampel ng Lite, si Ako si Roy, si Joy Paculba Ribuyon, si Rickson Acuno, si Brian Torito Jimenez, at si Jocelyn Magbanwa. Hanggang sa susunod, maraming salamat.